Hello po. Welcome po to IMG Family. Okay, wini-welcome po kita. By the way, I'm Mary Ann Sanchez Rigulto. Sa ngayon po, isa po ako sa mga IMG Executive Marketing Director. And congratulations for taking your first step to financial freedom. Today, you are now at the right company, at the right time, and at the right financial solutions. Okay, alam mo bang dati, year 2015, welcome din po ako dito sa IMG. So actually po, magsi-6 years ko na po itong ginagawa bilang financial educator. So ang short video po na ito, intended po ito para mag-guide ng basic flow yung mga new IMG members and investors. Ayan, para po hindi tayo naliligaw na pagpunta natin sa IMG, ano ba yung mga gagawin ko? Okay, so step one, ito po yun, yung unang gagawin po natin. Siyempre, nag-join ka. Or sabihin na natin, hindi ka pa nag-join pero nag-invest ka, nag-start ka na mag-invest. Step two po, watch mo yung welcome video. So ito na po yun. Ayan, congratulations, ito na po yung welcome video. Okay, step three po, ayan, decide which path you want to take. So dito po sa IMG, mayroon tayong dalawang path. Yan, kung saan natin gustong pumunta or ano man yung gusto natin gawin. First, become an investor. So kung gusto mo lang maging investor for your personal consumption, gusto lang po ba natin yan na maging investor tayo? Siyempre, karamihan po kasi dito, kaya naman kayo nag-join kasi gusto nyo talagang mag-invest. And the other side po is the career side or the mission or the income opportunity po ng IMG. So, dito po, walang pilitan na gawin ng career. Kasi sabi ko nga kanina, di ba karamihan naman sa atin, gusto lang talaga mag-invest. Dito, ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo pong gawin. Investor ka lang ba? Or gusto mong gawin yung business side? Or katulad ko, nag-i-invest po ako at the same time, ginagawa ko yung business side or yung career side ng IMG. Bakit kailangan may career side? Later po, pag-uusapan po natin. Okay? Step 4. Fill up yung survey, yung 10 reasons why you joined IMG. So, meron po akong, ako po, meron akong ibibigay na survey link para po ma-fill up mo yon. Para maintindihan po natin, investor ka lang ba? Or gusto mo rin gawin yung career side po ng IMG? Kasi again, very important po ito na ma-fill up nyo po ito pong link na yan para po bilang, dahil nag-join ka dito bilang, ako po dito bilang kating mo or ka-partner mo po dito sa IMG, mag-guide kita. Ano ba yung mga gagawin mo? Okay po? So yan. So ito po yun yung ipipila po natin. Yan. Why did you join IMG? At dito meron kang sasagutan dyan. Ayan, alin sa mga ito ang gusto mong gawin? Ayan, mayroon dyan dalawang pagpipilian ka. Pagpipilian mo po dyan, gusto ko lang maging investor or gusto kong maging investor at the same time, gusto ko rin gawin yung career side or business side ng IMG. So, doon po maiintindihan natin or mag-guide kita kung ano talaga yung gusto mong gawin dito. Okay, kaya pag nag-build up ka, itanungin mo muna sa sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito sa IMG? Hindi po pwedeng wala kang gagawin dyan sa dalawang yan. Kasi kung hindi ka mag-i-invest, hindi mo rin gagawin ng business. Anong gagawin po natin dito sa IMG, di ba? Kung ikaw ay member na. So, wag mong sayangin po yung mga opportunity na meron po tayo dito sa IMG. And types of investments na meron po tayo. Siyempre, kung ikaw ay isang investor, marami po tayong types of investments na pwede po natin i-maximize. First, you can start with your Kaiser investment. Ayan, 3-in-1 or 3-in-1 investment. Ito yung ang ipon na walang tapon. Ayan, napakaganda po nito. Ito yung ating level 1 investment. Pangalawang investment po is the most 18. Ayan po. Itong most 18 ay para ito sa life protection para sa atin. And the mutual fund investment, the indirect stock market investment. So actually marami pa pong investment. Pero sa ngayon, ito muna yung mga basic na kailangan po nating start as a new member. Pero kung gusto pa natin mas marami pa, i-guide ka po namin or i-guide kita sa mga susunod pong panahon or yung mga sponsors ninyo or yung mga SMBs po ninyo or kung sino man po ang nagdala sa inyo dito sa IMG, for sure mag-guide po kayo.
Okay? So, ano ba yung mga responsibilities of an investor? Siyempre po, may mga responsibilities po tayo bilang mga investors. Kasi dito po sa IMG, tandaan po ninyo yung DIY, Do It Yourself Investment. Ibig sabihin, kung mag-i-invest ka, dapat naiintindihan mo at hindi po natin yan dapat iasa sa mga taong nag-invite po sa atin. Remember, pera po natin yan. Dapat alam po natin paano yan lumalago at paano po tayo mag-i-invest ng tama. Number one, isa sa mga responsibility mo bilang investor, set an investment goal. Siyempre, mag-i-invest ka. Para saan yung investment mo? Hanggang kailan? Diba? Very important po yun. Learn how to open your IMG portal or OPMS. So magkakaroon ka ng sarili mong portal, magkakaroon ka ng sarili mong login, name and password. Ayan, dapat alam po natin yung paano i-open. And then, isa sa pinaka-importante po, take financial workshops. 1 to 5 po ito. Pag na-take mo ito, para kang nag-take ng masteral ng financial management. Kaya po, dapat i-take mo yan at tapusin mo yan. May mga certificate po yan para po mas maintindihan natin yung proper investing at bakit kailangan po nating mag-invest. And then, attend investment trainings regularly. Kapag may mga investment seminars, umattend po tayo. Kasi again, pera mo ito at investment mo ito. Kaya kailangan po dapat naiintindihan po natin. Invest consistently and regularly. Pag mag-i-invest ka, hindi po po pwede na one time lang or kung kailan wala lang, parang out of the blue, di ba? And learn how to fill out online and offline to add your investment. So, yan yung mga basic responsibilities of an investor. Okay? Para po dun sa mga pinag-usapan natin, mga responsibilities na yan, ano yung mga link na pupuntahan ninyo, ano yung mga items or guide or mga site na kailangan nyo pupuntahan, nandito na po yan. Like halimbawa po, yung 10 reasons na yan, bakit ka na-join sa IMG, yung website ng IMG, website po ng Kaiser, mga pre-recorded videos, nandito na rin po yan. So yan, again, kung ako man yung naging sponsor ninyo or SMB ninyo, you can ask po itong mga link po na ito sa akin or sa mga tao pong nag-invite po sa inyo. So yan, para po guided po kayo kung ano talaga yung gagawin nyo po dito sa IMG. Okay, so how to achieve your investment goals? Paano ba natin ma-achieve? Kasi syempre, nag-set ka na ng investment goal mo. Paano mo naman ito ma-achieve? Ito po yon. Invest minimum 20% of your monthly income, which is, yan po ay guided by the abundance formula. Okay po? So yan, at least po, minimum 20%. Pwede po mas mataas pa. Okay? So first, again, yung Kaiser. Yun po yung uunahin po natin kasi level 1 po yan. It's a complete investment vehicle po. Ang Kaiser is a 20-year program. So 20 years ka po na mag-wait ng maturity ni Kaiser. Pero alam niyo po ang pinakamaganda, 7 years only to invest. 7 taon ka lang na mag-iipon sa Kaiser. And then next po is most 18. So ang contract po nito is 1 to 18 years. Okay? And then mutual fund, ito naman po ay 1 to 20 years. Depende sa'yo. Alam niyo po kung ba't may nakalagay na flexible si most 18. Si most 18 po kasi anytime, pwede ka maglagay, pwede ka mag-withdraw, or pwede ka mag-stop. Si mutual fund naman, pwede yan na first year lang hanggang 5 years. Okay? Pwedeng hanggang 10 years, pwedeng 20 years onwards. The same with most 18. So, napaka-flexible po ng mga investments po dito. Okay, si Kaiser, sampulan po natin. Like, kumuha ka. K100 plan yung start mo. So, ang monthly niyan is 5,882. Very basic plan na kung saan sobrang mag-serve yung maturity ng pera niyan para sa atin. And sa most 18 naman, let's say nag-decide ka, 18 years kang maglalagay ng investments, kumbaga wala pa dyan yung premium mo, ito po ay investment lang, part ng investment mo, so 1,000 every month for 18 years. And then mutual fund naman, nag-decide ka na hanggang 20 years. So talagang as in, mag-i-invest ka. Kasi nga nag-set ka ng goal mo para makapag-invest. Si Kaiser, after maturity po, 1.2 million po siya. Okay? Napakalaking pera po, di ba? And then, most 80 naman is 1,000. Yung ini-invest mo for 18 years, that's 750K. Assuming that's at 12% yung growth niya per annum.
Okay, yan po yung kinita. And then po, mutual fund, 1,000, naglalagay ka every month for 20 years, that's 1 million. So, ibig sabihin po, after ilang years ng pag-i-invest, ito na po yun. Ito na po yung bunga ng iyong pinaghirapan. So, meron kang 2.950 or sabihin na natin 3 million money maturity na kung saan nag-invest ka sa Kaiser ng 7 taon lang. Yan. 7882 yan. 7 years. On the 8th year, 2,000 pesos na lang hanggang 20 years. So, yan po yung naging pera mo. Ito na po yun. And, yan po. Ang masasabi ko po, ang pagkakaroon ng successful investing, it consists invest with purpose. Bakit kailangan merong purpose? Halimbawa, ang Kaiser. Pag nag-invest ka sa Kaiser, ito po ay intended para sa ating golden years. Ito po ay para sa ating pagkakasakit. Kaya pag nag-invest ka, kailangan marami kang, kaya sinasabi po dito, yung meron kang funds allocation. Kasi minsan pag naisip mo, gusto ko nang withdrawin, so flexible si mutual fund, flexible si MOS 18, dito ka pwede mag-withdraw. Pero ang Kaiser mo, kalimutan mo yan. Yan po ay dapat para sa iyong pagtanda. Ang MOS 18, ito namang MOS 18 ay para yan sa mas malaking life insurance para protected po ang ating family at the same time, pwede kang mag-invest ng mas malaki pa sa 1,000. Mutual fund, very flexible din yan. Ano naman yan? Yung purpose na po pwede sa mutual fund para sa pag-aaral ng anak, paggawa ng bahay, pampakasal, pambili ng sasakyan, pagdating ng panahon. So, dito po marami tayong investment vehicle na po pwede po natin ma-maximize. Kaya nga po dapat invest with a purpose. Dapat po meron kang funds allocation and then invest consistently. So, kung mapapansin nyo po, very basic lang po itong inilagay po natin investment. Ito nga, tipo 1,000 lang. What if kaya mo mag-invest ng mas malaki pa? So, yan po. Pero ang tanong, marami pong Pilipino, kapag ito po yung i-invest nila monthly, ang tanong, kaya ba o kaya? Kaya ba o hindi kaya? Karamihan po ay hindi po kaya. Sabi nga, sapat ba ang income mo ngayon para makapag-invest ka? Yun nga 1,000, di ba, hirap pa tayo. Yun nga 2,000, hirap pa po tayo. What more kung lahat ng investment vehicle na to lalagyan natin? Ang tanong, kaya po ba natin? Kaya ba ng income natin? Kaya ba ng 20% po natin? Yes, ang 20% hindi nagbabago, pero nakadepende po sa atin yan. Okay? So, ang sagot nyo sa akin ngayon, ako parang hindi kakayanin. Pero pagkakayanin mo, congratulations, ma-achieve mo to, maaabot mo to, itong investment goals mo. So, kung kayang-kaya naman, congratulations. Pero marami po sa ating kababayan ang hindi kaya. So, ano po ang solution? May solution po. Kaya nga po, di ba, you are now at the right time, at the right company, with the right financial solution. So, katulad nyo po, 6 years ago, hindi ko rin po kaya mag-invest. In fact, ang Kaiser ko mas mababa po sa K100 plan. Pero nandito po ang program ni ING, the Business Ownership Program. So, tinake ko po yung opportunity, yung solution na yan. Nagawin ko po yung IMG Business. Sa IMG Business, nakakatulong ka na sa iba na mabago yung mindset nila, makapag-ipon sila. At the same time, ako po natutulungan din ng company na makapag-earn ng additional income. So, ang tanong niya sa akin, magkano naman ang magiging income ko sa IMG? Nakadepende sa'yo kung magkano gusto mo maging income. It's up to you. At yan ay nasa part 2 po ng video. So, kung interested ka na mapanood yung video, paano mo gagawin ang business ng IMG para magkaroon ka ng additional source of income or gusto mong gawin yung career side po ng IMG, libreng-libre po. Humingi ka lang ng link ng second video para maintindihan mo ano yung guide, paano mo gagawin yung guide, paano mo gagawin po yung business po ni IMG. Again, kung mag-i-invest ka lang, congratulations. Pero kung hindi po natin kaya, ang IMG po ay merong financial solution. Yan po yung Do the IMG Business. Okay? Once again, congratulations and welcome to IMG family. Just enjoy and happy investing, mga kaibigan. Okay, so once again, I'm Mary Ann Sanchez Rigulto. Ayan, welcome po kita sa IMG. Ayan po, so again, note, ask the link of the video on how you can start the IMG business or your IMG career para po mas matulungan ka pa namin dito. Kasi we believe na kung mas magkakaroon ka ng additional source of income or magkakaroon ka ng other side of career, mas mapapabilis po ma-achieve ang iyong mga financial goals. So, ayan po. Maraming salamat.
and see you as a successful investor and financial educator. So God bless po.